Isa si Albay Representative Joey Salceda sa lumagda sa resolusyon ng PDP Laban na naguudyok kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo bilang Vice President sa 2022 elections. Pero hindi niya nakikita na magiging partner ni Pangulong Duterte si Davao City Mayor Sara Duterte. I don't see that. Although I signed the resolution, first you need geographical balance. It is a rational thing to do, especially that in our system where the president, there's concentration of powers in the president. At least there should be a geographical balance, so there's no hindi masyadong nako-concentrate yung national resources in geographically. Para tiyakin ang pagkapanalo ng isa pang Duterte sa 2022 elections, dapat ibang personalidad na nasa ibang lugar naman ang makatandem ni Mayor Sara kung siya ay tutuloy na tatakbo sa pagkapangulo. I think geographical balance is still necessary. Necessary for her to win and necessary for good public policy, especially in the allocation of national resources. Dahil dito, hindi nakikita ni Congressman Salceda na uusbong ang Duterte-Duterte sa 2022 elections. It is more reasonable to that there will be a Duterte and somebody else as a team. So I don't see a Duterte-Duterte tandem in 2022. Bagamat wala pang direktang sagot ni Mayor Duterte Carpio sa kanyang plano sa 2022 elections, nakatitiyak si Congressman Salceda na tatakbo sa mataas na posisyon ang presidential daughter. Joan Nalo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.